Yung video ka. Ay! Ito na pala yung vlog natin. Ah, okay. magandang hapon mga kaibigan. Ito na naman si Maestro Kelbo. Bago po ang lahat, nais ko lang kumpatiin ang mga nagsipag-subscribe na sa aking channel. Kung ano may nag-subscribe talaga. Ilan na kaya? 7 yata yun eh. Okay. At least meron nag-subscribe. Kasi sabi ko nga si YouTube, message ng message. Hindi na nagsawang mag-message sa akin. Kaka-text, kaka-message na magpa-subscribe na raw. Pwede na! Sige, daanin natin sana mas marami pang mag-subscribe. So para mag-subscribe, punta lang sa aking channel. You click on the subscribe and click on the notification bell para sa mga karagdagang updates ng ating mga vlog. Okay. Actually, hindi ko naman talaga ginagawang mag-vlog eh. Pero dahil sa quarantine ang nangyari, dahil sa ating lockdown, syempre hindi tayo makalabas ng bahay. Ako nga galing pa ako ng San Fernando City. Pagpunta ko dito, sumakay pa ako ng truck ng nagde-deliver ng Pepsi para makauwi lang dito. That was actually last Saturday yon, nung Sabado lang po yun. So, anyway, maraming salamat po dun sa truck na yon, sa ating truck driver at saka yung pahinante. Nakalimutan ko yung pangalan nila pero yung isa Ariel lang pangalan. So, mabuhay kayo kuya Ariel. Maraming salamat naman. Okay, marami talagang mga mababait ngayong panahon ng ECQ. At kikita nyo naman, nasa bahay ako. Yung humble yet amazing family house. Hindi pa tapos. So, ito na nga, mag-umpisa na tayo. So, bigay ko lang naman yung mga napansin ko ng mga pagbabago sa buhay natin at sa palipaligid natin ngayong quarantine. Ngayon, meron na tayong general community quarantine na sa GCQ na po ang Bangarlo noon. Diba? Okay, so umpisaan po natin, there are top 10 na mga bagay na nangyari at mga napansin ko sa 2 months na yan. Okay. Marami pong pagbabago. Umpisaan po natin. Sa Ilocos kasi ang tawag namin dito, sa pagdating sa pagkain, isa sa mga nangyari ay yung you know, our way of eating. So ang sabi dito, rimawat iti tao ng mga, okay? So, ibig sabihin, naging matakaw tayong kumain. Totoo ba yun? Parang napansin ko, oo nga, kasi feeling ko medyo ano din ako eh, napagana ako sa pagkain ko, parang kahit pa mga dilata lang or something, but dito sa amin kasi maraming mga gulay. So yun nga ang unang napansin namin. So naging matakaw ang mga tao. I don't know if you take that positive or negative. So bahala kayo. Okay? Yun yung una. Okay? So agree ba kayo doon? At dahil maraming mga naging matakaw sa pagkain, syempre marami ding tumaba. Katulad ng nagbibideo ngayon. Mataba talaga yan. Tumaba siya. Hindi, meron din namang mga pumayat, okay? Ewan ko ba, may mga tumaba dahil sa kakakain, tulog, kain, tulog, wala nang ibang ginawa, hindi na nag-e-exercise. Tulad ko, no? Kasi busy din ako, marami din akong ginagawa. Kala nyo siguro ang teacher walang ginagawa, no? Marami kaming ginagawa, marami kaming mga tinatapos sa mga forms, pag-check ng papers online, yun yung mga bagay na i-vlog ko later, okay? Pero maganda yun ha, it's a really good thing, it's part of our responsibility. So maraming mga tumaba at marami ding mga pumayat. Agree ba kayo? Okay. Okay, number 3. Okay, ang sabi dito, dahil sa paggamit ng face mask, ewan ko ba kung ano to ah, marami yung sabi namin si Marang. So, dahil sa paggamit ng face mask, gumanon yung tenga natin. Tama ba? Nabibinat kasi eh, paggamit ng face mask. Eh, wala akong face mask dito, nandun sa loob eh. Oo, meron akong face mask, huwag na kayong magkaka. Siyempre, nasa bahay lang naman, hindi naman ako lumalabas. Pwede na! So yun daw, yung napansin ko, oh, parang totoo nga, no, gumanon yung tenga nila. Dahil sa gamit ng face mask. Actually, totoo yan sa mga frontliners natin. Maraming mga, may mga marka pa nga dito eh, dahil sa paggamit ng face mask sa loob ng 2 buwan. So, anyway, mabuhay ang ating mga frontliners, doctors, nurses, sa lahat ng mga dyan sa labas na tumutulong at nag-distribute ng food, making sure that everyone or everything is okay. Yan, mabuhay na kayo. Okay? So, okay ba kayo sa number 3? Number 4! Yan. Yung mga puno ng malunggay natin, marami nang nakakalbo. Actually, okay lang din naman yan. Kita mo nga yung ating mga malunggay. Maraming malunggay dito sa amin na palibutan. Pero dun sa tinitirhang kong bahay dun sa San Fernando City, yung mga malunggay dun talagang kalbo na, wala na. Naubos eh. Inaaraw-araw ba naman yung pagkain ng malunggay?
Carbs yun. Nakalbo na yung mga malunggay. Okay? That's number 4. Number 5. Yan na. 5 na po tayo. Kung mapapansin ninyo, maraming mga naipon na mga tin cans from Delata. Yan. So, lahat kasi, diba, ang ating relief goods, nakatanggap tayo ng maraming-maraming canned goods. Diba? Mga sardinas, corn beef, and so forth. And so, marami yan. So, hindi mo maiwasan talaga na maipon ang lahat ng mga yan. So, but we need to make sure na alam natin paano mag-segregate at mag-recycle. Kasi itong mga tin cans na to, pwedeng ibenta po yan. So, ipunin lang po. Make sure na hindi po siya nasa maruming area or it's not scattered everywhere para po hindi makadisgrasya sa tao. So, kailangan ipunin lang in a safe place in a better place. Okay? So, yan. Number 6 na po tayo. Number 6. Ayan. Ito ang napansin ko talaga. Dahil sa lockdown na to at sa ECQ, marami ang nagkaroon ng sideline. Ano? Totoo ba yun? Sideline? Oo. Kanina dito may nagbibenta ng kakanin. May putot kutsinta. Meron ding mga suman sa amin. Meron din. Oh my God! Wow! Yung kapatid ko, nagtitindangan ng fishbowl dyan eh. Pero syempre, hindi pwedeng nandiyan sa labas. Kailangan, if they come here, syempre, distancing pa rin. Physical distancing pa rin. Maraming nagkaroon ng business. Online, yan. Ito sa mga barabarangay lang, na safe lang naman dito kasi wala namang kaso lang ng COVID dito. So, yung mga kapitbahay namin, kami lang din. So, yan, itinda ng kung ano-ano. Tulungan lang yan. Tayo-tayo lang din ang matutulungan sa gitna ng mga crisis na ito. Okay, number 7. Marami na rin na-invento pagkain, di ba? Totoo yun, yung mga Dilatang eh. Kapatid ko, nagluto sila ng bola-bola gamit yung sardinas. Tinanggal nila yung sauce niya, ginawa nilang bola-bola, of course yung laman. Pinagdagan nila ng flour yan and so forth and so on, malunggay. Then, yun, nagkaroon ng bola-bola. Nice. So, yun yung number 7 at ngayon punta na tayo sa number 8. Ito ang nakakabigla ha. Pero hindi na tayo magtataka pa kasi yun kung mangyayari at mangyayari talaga. Mas marami na ngayon ang mga buntis. Are you serious? Maraming buntis ngayon. Ewan ko ba? Well, minsan umuulan, malamig ang panahon, sarap matulog pag may kayakap. O mga batang nanonood, huwag yung gagayan. Kasi napansin lang, maraming buntis ngayon. 2 months na silang buntis. Oo, totoo yun. O, di ba? May managawa din ng quarantine na yan. So, maganda. Huwag na tayong mag-discuss yan na about number 8 na yan, mga buntis-buntis. Okay lang yan, normal lang yan. Okay. Number 9 na po tayo. Ito siyempre kagandahan nito. Simula nung nagkaroon ng lockdown at nagkaroon ng enhanced community quarantine, mapapansin ninyo, ang kalangitan ay gumanda rin yung condition. Diba? Wala nang masyadong traffic. At dahil kung wala nang masyadong traffic, less ang pollution. Okay? Maganda yan. Magandang effect ng quarantine yan. Yung pagkakaroon ng isang napakagandang environment. That is one thing. Sabi nga nila, the earth is healing dahil dun sa pandemic. So, as nasasabi ko na, there are good things also out of the bad things na nangyayari. Katulad niyan, the earth is healing, diba? Sa Manila nga, yung Mount Banao, nakikita na eh. From Manila, from Metro Manila, makikita mo na, very clear na kasi yung sky is so clear na rin. Less na yung pollution, wala nang smog, and so forth and so on. Dito rin sa probinsya, mas magandang, alam mo yung mas presko yung hangin. Pagpunta mo ng dagat, parang feel mo talaga na it's relaxing, it's refreshing. Magandang bagay yung nangyari dahil sa pandemic. Nice. Okay, that's number 9. At bago po pagtapos ang ating top 10 na mga kaganapan ngayong or epekto ng quarantine, bago ko sabihin yung last one, nais ko lang batiin ang mga nagsipag-subscribe na, okay? Yung mga hindi pa nagsisubscribe, mag-subscribe na kayo. Malay nyo, dahil sa pag-subscribe nyo dito, makahanap kayo ng, sa comment box. So, syempre, mag-like na rin kayo.
Ayan, so maraming salamat. At yeah, ito na nga, pang number 10. Itong napaka-importante talaga eh. Kasi itong pandemic na ito, nagkaroon tayo ng time for each other. Especially sa family. Ako talaga yung family namin, napaka-big niyan eh. It's an extended family. Dito sa bahay na ito, natutuwa ako nitong quarantine na ito. Kasi sa bahay namin, there are 6 families. Can you just imagine pagka nag-tanggap kami ng ayuda or relief goods? Kasi 6 na pamilya yan eh. So lahat nakakaroon. Oh my God! Wow! So, yun din, dahil sa quarantine na ito, naging close kami ng aming family. Ako, naka-base ako sa San Fernando City. Ang hirap kong pumunta dito after 4 months. Pero ngayon na nandito ako, sinusulit yung pagkakataon na kasama ko pag-uwi. So, ang unang napansin ko, mas naging close ang bawat miyembro ng pamilya. Napaka-importante yan because the family is the center of the community, of the society. So, kailangan solid ang samahan. Okay, yun nga po. Alright, so that's the top 10, or those are the top 10 observations that I have ngayong nagdaang quarantine. Diyan na nga po ang mga top 10 na nakaganapan na napansin natin ngayong nagdaang quarantine. Pero may bonus tayo mga kaibigan. Ito yung number 11. Nakakatuwa pero hindi naman shocking. Pero syempre, sabihin ko na. 75 years later. At yan ay ang pagti-TikTok. Pero hindi nyo ako mapapag-TikTok. Pag nagkaroon ako ng 100 subscribers yan sa YouTube na yan, magti-TikTok ako, promise. Pwede na! Oo nga, titiktok ako. Okay. Yun yung bonus natin ha. So ang bonus natin, nagkaroon ng maraming accounts sa YouTube. Nagva-vlog katulad ko. Hindi nga ako ayaw kong mag-vlog eh. Pero syempre, wala na tayong mag-vlog. Tapos na tayo sa mga responsibilities natin sa schools and all that. Kaya ngayon, nagva-vlog na rin ako. Nagtitiktok. So yun ang promise ko pagka naka 100 subscribers ako sa YouTube. Nagtitiktok ako. Okay? Okay ba yun? Nice. So maraming salamat. Don't forget to subscribe to my channel, Maestro Kelbong. Hit the notification bell and like na rin, okay? Share na lang po tayo. Maraming salamat. Bye-bye!